Hello mga ka-chicken farming. So in this journal video, gusto kong i-share sa inyo yung ano yung posibleng kahulugan ng dumi ng manok base sa kulay nito. Pero gusto kong ipauna na rin na hindi sapat ang ibase natin ang ating conclusion or teorya doon sa kulay lang. Kailangan nating idugtong or hanapin pa yung ibang mga possible signs or symptoms na tutulong sa atin para ilapit sa katotohanan, para maging malapit-lapit sa katotohanan yung ating teorya o conclusion sa kung ano man ang posibleng sakit ng ating mga manok relative doon sa kulay ng kanyang dumi or ipot. Okay. Hindi lang kasi isang beses kong natanggap ang tanong na, "Sir, ano ibig sabihin ng iba't ibang kulay ng dumi ng manok?" Napansin ko lately, sa isang linggo, tatlong beses ko natanggap ang tanong na yon, might as well i-share ko na rin through a video yung kasagutan base sa aking pag-aaral at experience sa Alpha Adventure. So, unang kulay ay yung green, luntian. Kapag kulay green ang dumi ng manok, maaaring sinyalis ito ng internal parasite, bird or avian flu, o kaya ng Marek disease. Nabanggit ko kanina sa introduction, huwag umasa sa stand-alone na symptom or indicator. Maghanap ka ng iba pang mga sintomas. Halimbawa, kapag bird or avian flu, ilan sa mga sintomas niyan ay yung palong ng manok at saka yung wattles niya dito ay kung imbes na pula ay nagiging mala purple na, violet. Pero hindi naman kasing purple ng ube. Nag-iiba lang yung kanyang kulay, you know? From red to going purple na. Tapos medyo maga-maga siya, no? Parang may tubig. Ano pa? Yung kanyang mga pakpak, bagsak. Nawawalan din siya ng gana. Kung hen niya, nangingitlog, minsan na kung ma-average siya ng 5 to 6 eggs a week, minsan nakakatatlo, apat na lang, kung hindi man totally zero. So ilan lang yan sa mga sintomas ng avian flu o ng bird flu. So hanapin nyo rin yung sintomas ng Marek's disease na binanggit ko kanina, para kapag nakita nyo na kulay green ang dumi ng manok ninyo, ay alam ninyong pagtagpi-tagpiin yung mga iba pang sintomas na nakikita nyo, na-observe nyo sa ugali at saka sa itsura ng inyong manok. Okay. Ngayon, kung another observation ko, no, kapag plastic matting ang flooring ng inyong mga manukan, lalo na kung puti yan na plastic matting, alam na alam mong bird flu or avian flu yan. Kapag wisik-wisik yung pagiging green niya, parang tinta, hindi siya solid na green, no? Mas marami yung liquid. I-reiterate ko lang na hanapan nyo na iba pang mga sintomas. Okay? So yan ang para sa green na dumi. Another color ay yung yellow. Kapag yellowish ang color ng dumi ng manok, lalo kung yung puwitan niya, no, labasan ng itlog, labasan ng dumi, yung balahibo doon, ay yellowish din na may kasamang puti na dumidikit sa balahibo, maaaring may vent glit siya. That's a viral infection yun. Vent glit. Maaari ding meron siyang kidney problem. Maaaring meron siyang coccidiosis. Maaaring meron siyang internal parasite. Bulate. So, ilan lang yan sa mga symptoms, no, ng pagkakaroon ng kulay yellow na dumi ng manok. Another color, brown. Kapag kulay brown, pupwedeng symptoms yan ng E. coli o kaya ng infectious bronchitis, yung IV. Ang ginagawa ko dyan para prevention palagi ang atake ko dyan. Pag prevention, obviously, sana obvious na sa inyo by now, ay yung pagbabakuna ng Newcastle disease, B1 type, B1 strain, plus or with IB, infectious bronchitis vaccine. Yun ay isang klase ng live vaccine. Nabanggit ko sa mga nakaraang video ko na
nag-a-administer ako ng NDB1B1 plus IB sa day 1 ng CCU. Day 1. At ang binibili ko ay yung with IB, hindi yung regular lang na NDB1B1. Yung NDB1B1 na regular nasa 160 pesos ang halaga dito sa Tarlac City. Yung with IB ay 330 pesos. Isang vial na yun, isa equivalent to 1,000 dosages. Okay? So, yun. So, na-discuss ko na green, yellow, brown, ano pa. Kapag black naman, maaaring meron siyang internal bleeding. Okay? Internal bleeding. Usually, kapag may internal bleeding ang manok, mamamatay siya within 24 to 48 hours eh. Diba? Nabasagan ng itlog sa loob. Makikita mo naman yung ano niya, yung tindig ng manok, nakayuko siya palagi, yung bagsak ang kanyang pakpak, yung kanyang labasan ng itlog ay talagang parang sabog siya, parang may almoranas kumbaga. Tapos yung balahibo niya dun sa labasan ng itlog ay basang-basa sa dumi, white, yellowish, ganyan. No? So usually yan, no? Pero wag niyong i-conclude na komo itim ang dumi ng manok ay internal bleeding na. Hindi. Baka kasi pinakain mo yan ng mga pagkain halimbawa eh, yung dark na pagkain, ba berries. Ba sa farm namin meron kaming mga mulberry. So baka mamaya naabot nila yung mga bunga noon, no? Pwede kasing maging cause din ng ano yan, no? Ng yung prutas na parang per ubi ang dating pero masabaw siya, mabuto. So nung nakaraang Pasko, nanguha kami ng mangga ng reject, napansin ko nag-ibang dumi, kulay ng dumi ng mga manok namin. So kailangan alerto din, may presence of mind. Wag mag-conclude dahil lang ganito ang kulay ng dumi na nakita natin. I-connect mo rin kung ano yung mga changes na ginawa mo lately. Ano yung mga pinapakain mo, ipinapainom mo, no? Ano yung behavior ng manok. I-connect mo yan. So green, yellow, brown, black, ano pa yung isa? Orange o kaya red, no? Pagka ganyan, pwedeng lead poisoning o kaya coccidiosis. Meron akong video na pinakita ko kung paano gamutin ang coccidiosis or salmonellosis ng isang manok. I-search nyo lang doon sa YouTube channel ni Alpha Adventure. So after ng red tsaka orange, meron pa yung white, no? Kapag white naman, FYI lang, usually or madalas yung dumi ng manok natin may kasamang white, no? Yun ang pinaka parang ihi na rin niya, acid yun, no? Yung white cap na tinatawag sa dulo ng dumi ng manok. May nagtanong dati eh, umiihi ba ang manok? So, hindi siya umiihi, nakagaya sa tao, no? O sa ibang hayop, dulo ng aso, rabbit, kambing. So usually yung acid nila kasama doon sa yung white cap doon sa dulo ng dumi nila. Pero kung napansin mo na imbes na maliit lang yung portion na may white, eh naging parang baliktad, yung mas bigger portion ay white, kaunti na lang hindi white, at 4 consecutive days ganun, tapos nakita ano pa ng walang ganang kumain ng manok, lack of appetite, palagi nasa sulok, hindi siya nakikijoin sa flock. Kasi yung mga manok, ano sila eh, hindi sila loner. They move in flock, no? Grupo sila. Nakita mo ng kakaibang behavior, nagsusulo siya. No? Pwedeng symptoms yun ng coccidiosis o kaya internal parasite. No? O kaya po pwede ding nakarami lang siya ng nakaing pagkain na matubig. Halimbawa, nung Pasko nga, mga reject ng melon, pakwan, repolyo, binibigyan namin ang mga manok namin. Nung ko napansin na medyo nadagdagan yung portion ng puti doon sa dumi nila. At saka medyo naging malambot. Pero hindi naman diarrhea. Kasi nga matubig yung kinakain. Oh, what do you expect? So, yun, na-discuss ko na, no, ano yung mga posibleng kahulugan ng dumi ng manok ayon sa kulay niya. Green, yellow, brown, black, orange o kaya red, tapos white, no? Ihahabol ko ulit, uulitin ko na naman, hanapan nyo ng ibang mga sintomas.
So, huwag kayong mag-conclude base lang sa standalone na indicator or symptom na nakita nyo dun sa kulay ng dumi ng manok. Okay? So, kung may natutunan ka sa video journal na to at maging dun sa mga nagdaang video, pwede ba akong humingi sa'yo ng testimonial dun sa reviews page ng aming Facebook page? Nandiyan sa description yung link, facebook.com/alphaadventure/reviews. So, pwede ka mag-iwan ng testimonial doon kung excited ka palagi, lalo na sa pag-abang sa mga bagong upload ko dito sa YouTube channel ni Alpha Adventure. At kung naghahanap ka naman ng mga Rhode Island Red at Black Australorp, punta ka lang doon sa website namin, www.alphaadventure.com. And then click mo yung buy sa taas. Meron doon, Rhode Island Red, Black Australorp, incubator, molasses, mga forages and legumes, etc. Nasa description ng video na to yung link dun sa website din ni Alpha Adventure. Alright, this has been JC of Alpha Adventure, your source of science-based, experience-driven, and technology-oriented tips on livestock farming.